Mabuti naman at tinanggap ninyo ang aming panyaya. Napumunta kayo dito sa lalawigan ng Cavite, Super. Paulit-ulit ang pag-anyaya sa akin ni Ricarte. Dapat daw makita ko ang tinaguyod yung Republika dito. Wala nang katipunan sa Maynila. Pero dito buhay pa ang himagsikan sa Cavite. Minabuti kong pumunta muna rito sa lalawigan ng Cavite. Dito natin ituloy ang himagsikan. Mga Ginoo, ang pinuno na magdiwang, supremo ng katipunan ng mga anak ng bayan, at ang hari ng Katagalugan, si Andres Bonifacio. Maraming salamat, Don Mariano Alvarez. Salamat sa iyong paglahok dito. Hindi lingid sa ating kaalaman ang tagumpay ng revolusyon. Ito'y dahil sa ipinamalas nating lahat na kagitingan. Dito sa Cavite, sa Bulacan, at unti-unti sa buong Katagalugan. Naisip ko na kinakailangan na nating pag-isahin ang magdiwang at ang hukbo ng Magdalo. Kami nahihirapan sa tuwing kami mangangailangan ng tauhan mula sa Cavite, ay kinakailangan pa namin makiusap sa sanggunian ng mga Magdalo. Kung ganun ay bakit hindi na lang magtayo tayo ng isang pamahalaang panghimagsikan? Kung kailangan buwagin ang katipunan, Magdalo o Magdiwang, buwagin natin upang tayo maging isang pamahalaan. Maghalal tayo ng isang pinuno, maghalal tayo ng isang kabinete. Bakit pang maghahalal? Ang supremo ang karapat-dapat na maging pinuno. Nire-respeto siya ng lahat. Maari din naman nating piliin ang mga posisyon sa gabinete. Mawalang galang po. Subalit hindi po nagtatagumpay ang revolusyon dahil lamang sa katipunan. Bagkos marami sa mga lumaban ay hindi kasapi sa katipunan. Mawalang galang din po. Pero nang nagsimula kami sa Cavite, ay kulang 300 lamang kami. Ngayon, ay humigit 1,000 na ang puwersa natin sa Cavite. Kung ako po ang inyong tatanungin, ay dapat magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. At kung respeto ang pag-uusapan, hindi ba't dapat si Dr. Jose Rizal ang ating maging pinuno? Si Dr. Rizal ay nakakulong sa Fuerte de Santiago ngayon. At sa simula't sa pool, si Dr. Jose Rizal ay ating pinuno na parangal. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi sumasang-ayon si Dr. Rizal sa ating layunin. Hindi siya naniniwala sa himagsikan. Kung ang supremo na ang ating magiging pinuno, maiging maging formal ang pagpili natin sa kanya. Magkaroon tayo ng halalan. Nang sa ganon ay maitatag na ang pahamahalaang panghimagsikan. Feliz cumpleaños, General. Salamat, Daniel. Nauna nang pumunta sa Hacienda Tejero sina Felix Cuenca at Chris Polo para mabuo na ang mga inonomina para sa mga samahan natin Magdalo. Pakiusap lang. Huwag natin gagawing partido politikal ang Magdalo at Magdiwang. General Aguinaldo, may mga bantay kaming nakakitang may mga Kastilang Kasadores na nanagtitipon-tipon sa Pasong Santol, sa Salitran, kanina madaling araw. Ilang kilometro na lang ay mapapa sa ilalim na nilang Dasmariñas. General, marami po sila. May dala-dala rin silang kanyon. Daniel, ikaw na ang bahala sa Tejeros. Malamang na ang puwersa ni General Zabalya ang aatake si Dasmariñas. Pag-usayan ninyo. Aasahan mo, General. Quadrilleros! Magsipag ang gahaya! Magmamarsya tayo papuntang Salitran! Kaayusan lamang, mga kasama, katahimikan. Magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simula ng halalan, tiyakin muna natin kung anong uri ng pamahalaan ang ating itataguyod. Republika ba o monarkiya? Ang titik ka sa bandila ng katipunan sa simula't sa pool ay nangangahulugan ng kalayaan. Maraming salamat sa iyong panukala, Mahal na Supremo. Pero ang bawat uri ng pamahalaan, republika man o monarkiya, ay maaring maging malaya. Kakalaruhin ko, ang dapat nating itaguyod ay isang republika.
Magsisimula na tayo. Maghahalal tayo ng mga opisyales para mamuno sa pamahalang panghimagsikan. Hilingin ko lamang sa inyo na naway tanggapin ninyo ng masugid at igalang ang sinumang mahahalal na pinuno sa pamahalang ito. Magsisimula tayong mamili ng isang pangulo. Sandali lamang. Hindi ba't napagkasunduan na natin na ang Supremo ang siyang ating gagawing pangulo? Ipinapayo ko sa inyo na ideklara ngayon din bilang presidente ang Supremo Andres Bonifacio. At pagkatapos na isa ka na lamang tayong magnominado ng vice-presidente. Ang napag-usapan natin ay gawing formal at opisyal ang paghalal sa Supremo. Kinakailangan natin ng formal na halalan. May katwiran si Ginoong Terona. Kailangan nating mamili ng mga nominado. Kung gayon, inonominado ko si Supremo Andres Bonifacio para sa pagka-presidente. Inonominado ko si Ginoong Mariano Trias. Ninonomin ako si Ginoong Emilio Aguinaldo sa pagka-presidente. Bawat isa ay bibigyan ng papel. Yun ang magiging balota. Pakisulat ang pangalan at pagkatapos tiklupin ang papel. Aguinaldo. Aguinaldo. Bonifacio. Trias. Aguinaldo. Bonifacio. Aguinaldo. Aguinaldo. Ang ating presidente at presidente ng pamahalang himagsikan, nahalal in absentia, Emilio Aguinaldo. Huwag naman nung sasayangin ng mga pala! Tutok mga kanyon sa mga kalaban! Fuego! Ngayong may pangulo na tayo, gawin naman nating vice presidente bilang parangal sa Supremo. Ang Supremo! Formal at opisyal, senyor. Formal at opisyal. Kung gayon, inonominado ko si Supremo Andres Bonifacio para sa pagka-vice presidente. Nais pong inomina ang aking butihing ama, walang iba kundi si Ginoong Mariano Alvarez. Bonifacio. Bonifacio. Trias. Alvarez. Trias. De las Alas. Trias. Mga Ginoo, ang ating vice-presidente ay si Mariano Trias. Narito ang mga nahalal na ng mga pinuno para sa pamahalaang panghimagsikan. Presidente Emilio Aguinaldo, vice-presidente Mariano Trias, Kapitan General Artemio Ricarte, Ministro de la Guerra Emiliano Riego de Dios, Ministro del Interior Andres Bonifacio, at marami pa tayong dapat ihalal ng mga ministro. Hindi ko po nais na mang insulto. Pero ang mahalaga,
sa ministro ng interior ay may mataas na pinag-aralan at eksperto sa batas. Hindi po ba na hindi naman karapat-dapat si Don Andres Bonifacio dahil inaamin naman niya na siya ay walang mataas na pinag-aralan? Bakit hindi natin piliin si Jose del Rosario na siyang tunay na mambabatas? Sandali lang. Napag-usapan na natin kanina na ating igagalang tatanggapin ng sinumang mahalal na pinuno sa pamahalaang panghimagsikan. Nang ako na ang nahalal bilang pinuno ng isang pinakamaliit na posisyon sa kabinete, eh nagpo-protesta ka pa! Ahayop ka! Ano ba gusto mo? Ha? Sinyo, tawa niyo ko! Ano ba gusto mo? Ano ha? Paalaala lang, Andres! Yun ay suhestyon lamang at hindi isang musyon. Wala akong pakailan! Hayop ka! Magdolo tayo! Supremo! Tawa niyo ko! Ano malak mo? Bilang pinuno ng halalang ito, dinedeklara ko na walang saysay at walang bisa ang halalang ito. Alay kung hindi gagalangin ng mga anak ng Cavite ang mga pangyayari dito, alay kami mga Batanggenyo ang magpapatupad dito. Kumusta ang halalan, Colonel Vicente? Kinagagal akong batiin ang bagong pangulo ng pamahalaang rebolusyonaryo, pangulo ng Katagalugan, El Presidente Emilio Pami Aguinaldo.